Magandang araw. Kung maganda nga ba ang araw? Well, i-assume na natin maganda ang araw. But something happened. Alam niyo, tahimik ako na naglalaba. Pagkatapos bigla na lang, may naramdaman ako sa washing machine ko. Nakasalang kasi dito sa wash tub yung mga light colors. Tapos dito. Ay hindi, nakasalang dito yung mga dark colors, tapos dito nakasalang yung mga light colors sa spin dryer. Bigla na lang, sabi ko, parang tumutunog, pero hindi umaandar. Ay, ano yun? Basta ganun, parang, ano siya, alam mo na may power siya, pero hindi ko naririnig na tumutunog yung tubig. So, nung pinuntahan ko, sabi ko, hala, hindi nga talaga umaandar yung tubig. So, ibig sabihin, ano, baka yung kanyang belt, nag-loose na naman, o nasira na naman, ganun. Kasi yun ang dating sakit nito. So, sige, okay lang. Pinatay ko na para baka kasi masunog yung pinaka-machine niya. Di, sige, loko. Okay lang yan. Tuloy ang buhay. Nangyari, dun sa isang wash tub, kasi dalawa actually yung washing machine. Ito yung isa. Wash tub lang yan. No? Tapos ito, yung may dryer. Spin dryer. So, para mas madali ang buhay, ginagamit ko sila pareho. Nangyari, pagkatapos dito sa unang wash tub, dadaling dito para banlawan, and then dadaling dito para i-dry. Tapos, after nun, ulitin lang yung process hanggang sa isasampay muna para sigurado siyang malinis, mabango. Mabango, gari. Tapos, yun nga, ano nangyari? Eh, di, una, ito. Di, okay na sana kasi laban na eh. Laban na kasi, pati ito, laban na. Basta may dryer, okay lang, laban na. Pwede namang kamay-kamayin yan, di ba? So, nakasalang na dito si light colors. Tapos nagsasampay ako ng mga puti. Tapos narinig ko, biglang may tumunog. Mas malakas na tunog. Wala! Akala ko sasabog. Akala ko kung ano na nangyayari. Then yung chinek ko, ito, si dryer. Umano siya? Umangat siya sa pagkaka-screw. Kaya, nag-loose siya. Kaya, pagka nilalagyan mo siya ng, damit, ganyan ang nangyayari. Imbis na nakadiretso siya na ganun para umikot, tumatagilid siya. At pag tumagilid siya at umikot yan, kakalabog lang siya sa mga gilid-gilid, which is, hindi magiging maganda yung tunog. Tapos, baka mahirapan din yung machine. Eh, lalong masira. Tapos, hindi rin man siya makakadry dahil nga hindi diretso, diba? Ewan ko kung ano nangyari dito. So, ang ginawa ko kagabi, drinain ko na lang yung mga tubig kasi last banlaw na talaga to eh. The dryer na talaga eh. Drinain ko yung mga tubig, tapos niyaan ko siya na tumulo, like that oh, hindi na siya ganun kabasa, pwede na siyang isampay. But then, pagka ganito na hindi mo na spin dry at tumulo lang ng ganyan, it will take 2 days pa bago siya matuyo ng tuluyan. Unlike na naka-spin dry, kinabukasan lang, tuyo na. So sige, okay lang. Iniisip ko ngayon kung dadalhin ko ba siya sa express wash para ipa-dry. Ito, tumatanggap naman sila doon ng ganito na i-dry mo lang. Kaya lang, hindi ko alam ang proseso ng pagtitimbang nila sa ganito. Ang alam ko kasi, pagdadali mo doon para ipadry, kailangan naka-isipin dry na, which is parang mas matubig pa pagka ganito eh, pinatulo ko lang naman. So, bahala na kung anong kung anong pagdesisyonan ko mamaya. Total, yung pupuntahan ko na lalakarin ko in behalf of my brother-in-law is malapit lang doon sa express wash. Siguro doon ako magde-decide kung mamaya pag alas ko, tsaka magde-decide kung dadalhin ko ba to o isasampay ko ba to muna, kung paano. And then, ang pinakamabigat kong problema, nagtanggal pa kasi ako ng mga beddings, tapos ang palit ng mga tuwalya. Problema ko, paano ko siya, ipagagawa ko ba to, o kailangan ko na lang bumili ng bago. Either way, gagastos rin naman ako. Though lesser ang gastos pag pinagawa, kaya lang ang tanong, how long will it last? Diba? Baka pag pinagawa ko after a month or two, eto na naman, balik na naman yung problema. Diba? So, unlike naman sa bibili ka ng bago, doon ang laki ng gastos, pero alam mo naman natatagal sa'yo, di ba? Kasi alam mo to, tumagal to for, paligyan mo na 2011 ko to binili. No? Eh, ano na ngayon, di ba?
10 years na higit na siya. So, siguro naman sulit na yung pagkaka, ano niya, sulit na yung gamit sa kanya. Sa tagal ng servisyo niya, nakailang repair na rin to. So, retirement age na rin siya. At saka yung mga ganito, alam ko binibili to ng mga gumagawa eh. Binibili tapos nire-repair nila, and then they will sell it for a price na hindi naman sila lugi, di ba? Kasi naman sila nakastock lang dito eh. Tapos dadagdagan ng bago. So, parang masikip. Ganun. So, hindi sa meron akong pang-cash para sa bago. Siyempre, gagawa tayo ng paraan para maging mas magaan yung ano, magiging bayaran. Either mag-apply sa home credit or makiride ako sa merong may credit card, which I believe na ano, magiging mas magaan yung ano, yung bayaran. Ganun. So, somehow naman, may konti-konting income for monthly, eh, mababayaran naman yan for sure. Yun nga lang is kung may papayag, di ba? Minsan, mga, ano, well, mahirap na magsalita. Well, kung anong mapag-desisyonan dyan, kailangan na desisyonan kasi hindi po pwedeng tumagal nang walang ganito dahil mahirap, lalo sa mabilis ang buhay ngayon. Parang kailangan mo talaga ng mga ganito. Necessity na siya, hindi na siya luho sa mga panahon na to. So, yun. kailangan mag-desisyon, kailangan mag-isip kung anong, not because tumigil ang mga ganitong bagay, titigil na rin ang buhay mo. Kailangan gawin mo ng paraan at tumigil ka. Oo, sige, tumigil ka, sandali. Pero mag-isip ka, as you stop, you think, para makapag-come up ka sa decision na magiging beneficial para sa lahat. So, yun. You don't know if you will make tawa o iiyak. Kasi parang sumasabay pa siya sa mga bagay na hindi niya dapat sabayan. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Makakaraos din yan. Diba? So yun. Hanggang sa susunod na balitaan ko na maging desisyon. At kung sakaling ako ay makabili ng bago, mag-a-unbox tayo. Yay! Ayoko ng automatic washing machine kasi ano, magastos siyang gamitin sa tubig. Kasi siya yung nagde-decide kung papalitan na yung tubig o hindi pa. Unlike nito, hanggat malinaw pa. Laban lang siya. Tapos, ikaw bahala kung paano mo siya i-replenish yung tubig na marumi para palitan ng bago. Diba? Pero confident naman ako sa paglalaba ko, syempre. Kaya, laban lang yan. So, yun. Things happen. Minsan, hindi mo talaga inaasahan. Kailangan mangyari yung mangyayari. Nothing ever lasts forever naman talaga, diba? Kaya, ano, always get ready ng mga, yung imbis na may stress ka, imbis na maguluhan ka, imbis na may problema ka, just think of solutions. Meron at meron yan. For sure. Kaya, laban lang. Laban tayo. Laban sa labahin. Why not, diba? So, yun. Hanggang sa susunod na balitaan. I love you all. Bye!